Nagkuha po kasi kami ng mapabinyag po kasi nung inyang bata po. Hindi po namin nakasikaso. Nagastos lang po sa malayang pier. Ah, nang utang kayo para sa pambinyag sana ni James. Kaso nagastos nyo. Nagunta lang po po sa... Yun yung pinag-aawayan nyo. Ay, ang ano ko lang po, kung bakit kinipinto pa po doon sa amo. Ay, kung ano lang po sana, huwag na po ikwinto doon kasi na tungkol na lang po po sa amin eh. Ay, kinipinto niya pa po doon sa amo niya. Simula nga nung part 1 natin na mahanap ko ang mag-inang ito, hanggang sa mailipat natin sila, ay doon, akala ko ay yun lamang ang kanilang nag-iisang problema. Ngunit habang tumatagal nga, ay nilalaman natin kung ano ang bigat na pinagdadaanan ni Ate Giselle sa kanyang asawa. At alam ko nga na marahil ay marami sa inyo ang nakakamiss sa mag-inang ito. Kaya't ngayong araw ay samahan niyo ako na muli silang bisitahin at ating kamustahin. Nagre-ring lang pero wala, ayo, walang sumasagot. Oh. Bakalinga, magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon po ay andito ulit ako kala Ate Giselle. Pero bago po ako dito pumunta, pumunta kami ni Commander doon sa kamag-anak po ng lalaki na kanyang mister, at inalam po namin kung ano ba talaga yung kalagayan ng kanyang asawa. At may nabalitaan nga ako na yun sinabi nila sa akin. Pero i-confirm ko yun dito kay Ate Giselle ngayong araw. Kasi gustong-gusto ko po sana matulungan ang mag-asawa na ito na makapaghanap buhay dito sa bayan ng Kapalonga. Magkaroon sila ng sariling negosyo. At hindi po ganun, na parang inaabuso sa halagang 3,000 pesos sa isang buwan. Ay napakaliit po nun, mga kalingap. Hindi po mabubuhay si James sa halagang ganun lang. Kaya tara po, samahan nyo kami ni Commander. Sana lang dito sa inyo. Opo! Ate Giselle? Wala doon si Ate Giselle, dito pala yung mag-inaw na gagala. Kasi meron ditong Baywalk na pasyalan, malapit sila dito sa Baywalk. Pwede sila maglakad-lakad dyan. Dito Ate Giselle, sa kayo papunta? Wala ko naglalakad-lakad lang. Ha? Halika James, saan tayo sa bahay niya James? Ah, nag-iyak si James? Oo. Oh. Ini-inita sa loob, kaya po nilalabas. Ah. Pero... James, kamusta ka, James? Ha? Kamusta ka? Halika, dali. Hindi ka ngayon naglabati, Giselle? Ha? Hindi pa, may inasikaso. Ano inasikaso mo, Giselle? Kinausap pa namin yung amo po ng aking mister. O anong sabi? Ano daw po, siguro sa ano na lang daw po pawin yung isa sa July. Paano mapayaran daw po yung utang. Bakit po sinasabi niyo sa akin kahapon parang pinababayaran si yung utang ng mister mo na 15,000? Siya daw po yung dating utang po daw doon nung una po siya magpasok, kaya sinama po nila kung pauwi na po si Ipo. Eh paano daw, daw pauwi? Ba't sila nagsabi ng pauwi ng July? Kung sabi ko po kasi mapabinyag po kasi ako, hindi po pwedeng hindi umuwi yun eh. Oh, ano sabi ng amo? Kung wala naman po, sabi ko, kung ano na lang po ako, pauwiin nyo na lang po ng mga katapusan po ng July para makabawas-bawas po doon sa utang. Pumayag naman? Yung amo po. Hindi ko naman po nakausap yung isa't ayaw po sa akin magpag-usap. Nagagalit po. May pag hindi lang po kami naunawaan. May hindi kayo pagkakaunawaan. Kasi sa totoo lang, Ate Giselle, galing ako doon sa kaibigan mo ngayon. At hiningi ko yung number ng amo ng asawa mo. Kasi gusto ko sanang kausapin. Hindi rin naman po sa akin nakikipag-usap at sabi nga daw, sa akin. Sabi daw ng kaibigan mo, ayaw daw sa'yo makipag-usap ng asawa mo. Nagagalit nga daw. Bakit? Anong dahilan? Ano ba yung pinag-aawayan nyo? Dahil po yata doon sa inutang po namin sa asa. Bakit? Ano bang problema doon sa inutang mo? Nagkuha po kasi kami doon. Mapabinyag po kasi nung inyang bata po. Hindi po namin nakasikaso. Nagastos lang po sa malayang pier. Nang utang kayo para sa pambinyag sana ni James. Kaso nagastos nyo. Nagunta lang po sa... Yun yung pinag-aawayan nyo.
Ay, ang ano ko lang po, kung bakit kinikwento ba po dun sa amo? Ay, kung ano lang po, sana huwag na po ikwento dun kasi na tungkol na lang po yung sa amin eh. Ay, kinikwento niya pa po dun sa amo niya. Kumbaga personal problem niyo yun, dapat sa inyo na lang. Kayo lang yung nakakaalam kasi kayo yung mag-isawa, ano? Kayo yung nagka-problema, kayo yung dapat lulutas lang, kayong dalawa lang. Hindi na yung kwento pa, no? Kaya gusto ko po makausap ng maayos kung bakit nakagagay yung pang-utak niya doon. Paano mo po nalaman na galit sa'yo, Ate Giselle? Sinabi lang din po sa akin ni Ate May, nagpunta po dito. Sino po yun? Yung kaibigan mo? Nakausap niya? Opo. Nagtawag nga daw po yung amat. Sinabi lang po yung asawa ko nakausapin daw po ako eh. Ayaw daw po makipag-usap at baka lang po ano daw po sabihin ko. Ano ba yung ano ba Ate Giselle yung problema din sa pinagkautangan nyo? Ano yan? Sinisingi kayo? Okay lang naman po sa kanilang hulugan po. Eh kanina po nagpunta po ako, di po ako nakahulog, sabi ko. Isasunod na lang po. Umayag naman po basta pwede naman daw pong hulug-hulugan. Kasi konti na lang naman po yung kulang. Magkano ba yung kulang nyo na lang doon, Ate Giselle? 1-1 na lang po. 1-1 na lang pala? Mabayaran na natin. Huwag mo nang ningin sa asawa mo yun. Ano? Bigyan mo sa ano? Sa pinagkautangan nyo. San ba yun? Sa ASA po yun. Sa ASA? Pwede ano, para hindi na kayo mag-away, mag-asawa. Tungkol dun sa pinagkakautangan ninyo. Hindi na kayo mag-away, sabi ni James. Ano James? Nag-aaway sila? Ha? Nag-aaway daw si mama at papa mo. Dahil sa ano, saan nyo nagastos yun? Nagastos lang po kung saan po yung pera yun. Ano yun? Lumuwas kayo ng Manila o ano? Hindi po. Dito lang. Dito pa? Nagastos nyo na dito pa lang? Dapat magpabinyag yun ni James? Opo. Mga kalingap kasi si James po sa 8 months old. Gusto nilang mapabinyagan sana itong bata. Kaya nga po si Ate Giselle nag-aasikaso nung para sa birth certificate. Tama ba? Birth certificate? Yung nag-aasikaso mo ni James para po na sa ganun. Mabinyagan po itong bata. Gawa nga naman. Maganda po kasi ay ano. Ano ba tawag doon, Commander? Legitimate? Ano tawag doon? Tama ba? Mm-hmm. Yung bata. So yun, sa July, papayagan daw umuwi yung asawa mo. Pero ano yun, babalik pa rin? Hindi ko lang po alam din. Pwedeng hindi mo na siya pabalikin, tapos magnegosyo kayo dito. Kung ano man yung pagkakautang doon, pwede namang utay-utayin yun, Ate Giselle. Ano? Pwede na nasa pag-uusap naman po yun ninyo, tsaka nung amo niya. Nasa maayos na pag-uusap naman po yun. Kala ko, Ate Giselle, sabi ko, sa inaglulukuhan doon, pagpunta ko, baka daw may babae na doon yung asawa mo. Hindi naman. Thank you, bahala naman po siya. Pero sa pakiramdam mo, sa tingin mo? Wala po yung sa akin problema kung magluloko po siya. Pero kawawa naman kayo. Ano ba sa pakiramdam mo? Basta sa akin po itong bata, okay lang po sa akin. Siguro wala naman, ano? Baka naman hindi naman talagang nagagalit lang yung mister mo dahil sa... Ganun, ano ko lang po niyo. Sana, huwag na lang niya po ikwento doon sa boss niya. Ilihim niya na lang. Ipagkwentuhan, huwag na ipagkwentuhan pa. Para po hindi malaman ng pamilya ko sa Batangas. At pag nalaman po, pupunta po yun doon. Siyempre po, sila na rin po yung mapapaiyak. Ayoko po kasi may malalaman silang problema at saka po nagagalit. Kaya mga kalingap, may ang mga tinutulungan talaga natin, may kanya-kanya silang pinagdadaanan, may kanya-kanya silang problema sa buhay. Kagaya po nito. Ngayon, may di sila pagkakaintindihan, di sila ayaw siyang kausapin ng mister niya. Di ko po alam kung yun lang talaga yung reason o may iba pa. Pero sana naman dahil lang doon sa pinag-aaway nila na utang na nagamit dapat pang binyag yun ni James. Bali, magkano ba yung total na utang niya doon dati? 8,000. Ah, nabayaran yun na hanggang sa 1-1 na lang natitira. Okay naman pala. Sino nagbayad noon? Hindi po namin dito nagastos, yun lang rin po yung naihulog namin. Ah, yung sa inutang nyo, yung hindi nyo nagastos, yun din yung inutay-utay nyo naihulog? Oo. Ate Giselle, may dala akong regalo para sa inyo. Bubuksan natin muna itong kay James. Ikaw magbukas, Ate Giselle, ako na si James. James, alika James! Bubuksan ni mama yun. Tatawa si James.
O, tingnan natin, James, yung regalo sa iyo. Buksan natin. Gusto mo ba yun? Ha? Huwag mo na hawakan yan at baka masugatan ka. Dali, tingnan natin kung anong laman. Check natin. Dali. Oy! Ano ito, James? Oh? Ay, grabe. Terno, oh. Mga kalinga po, terno. Para kay James. Oh, pubo. Ayan, ang bagay kaya kay James ito. Kasi kaya ito kaya kay James. Tutingin mo ati, ano? Giselle? Sakto yan. Ayan, mga terno po yung, ano, yung pambahay ni James para po may iba siyang, ano, may iba naman siyang pinagpapalit-palitan ng mga damit. At hindi lang po yan dyan, dadagdagan natin ito ng mga ano. Ginawa nang ko siya, nakita ko kasi ito, may bata rin akong ano, nakita. Ganito yung sando niya. Parang sa, kanino ba, sa anak ni nung kaibigan ko, ganito yung mga sinusuot. Sabi ko, press ko siguro sa bata. So binili lang ko siya ng mga ganito para kapag nandito, press ko ano. Ito mga kalinga po, ganda ng kulay. O, mas magiging maput. O, lalong pumuti si James. Ito Ate Giselle, para sa iyo. Buksan mo at para may pandagdag ka sa pambahay. Yan. Ano yan? Terno din para sa iyo. Thank you po. Ha? Salamat po dito. Walang ano man. Basta ano lang. Yung utang nyo nabayarin, kami nilang magbibigay. Ano? 1,100 yung utang. Sige, kami nilang magbabayad. Bayaran mo dun sa... Saan ba yun? Dito lang ba sa Kapalunga yun? Dito lang po yun. Sige, sabi mo sa mister mo, huwag ka nang awayin. At babayaran na ka mo yung kung ano man yung problema ninyo. Basta't ang importante, makauwi siya sa ano, sa binyag nito, ano? Mga kalinga, bibinyagan si James. Yung mga gusto mag-ininong at ninang ni James, taas lang po yung kamay. Taas yung kamay, James. Ayan, pwede, ano, magiging ninang na dyan si Commander. Ano, James? Excuse. Gusto mo mag-ininang si Commander? Ha? Ay, gusto daw, nagtatawa, oh. Gusto niya maging ninang si Commander. O sige, ninang muna si Commander ngayong darating na binyag mo. Pero yung ano, yung birth certificate niya, kailan yun? Hindi po namin bukas maasikasot. May gagawin daw po si Ate May. Baka po sa Lunes na lang daw po. Lunes niyo asikasuhin. Nandang po dito kanina. Okay, sige. Kung sa Lunes asikasuhin ano di. Ano ko na lang po bukas ay pache-check-upan ko na lang po. Pache-check-upan mo na lang muna si James, ano? Para kung ano yung ano niya, kung ano yung... Ito, may mga nagsasabi sa akin, may mga naging ganito din daw yung ano nila, yung mga pamangkin, yung mga apo. May tinuro sila sa akin na gamot, dinadampi lang doon dyan, in-screenshot ko nga. Salamat sa mga viewers pala na nagbibigay din ng opinion, kasi ganito-ganito daw yung mga naging problema din ng apo niya, yung mga gantong sugat. So yun, nagbigay sila ng opinion kung ano yung ginamot nila. At sobrang effective daw yun. So, papakita natin mamaya kay Ate Giselle. Ngayon Ate Giselle, susubukan kong tawagan yung amo ng ano mo, no? Subukan ko kung makakausap ko yung mister mo. Subukan lang natin. Try natin mga kalingap na tawagan. Para na sa ganun ay malaman natin yung kung ano ba yung plano niya kay Ate Giselle. Giring na po. Hindi po sumasagot. Papa. Tawag si Papa. Nagre-ring lang pero wala, ayo, walang sumasagot. Oh. Magsasabaw po kasi yan eh. Baka marahil itong amo ni... Wala oh. Wala po. So baka itong amo ni... ng asawa ni Ate Giselle, baka nasa ano ito? Gabi lang po siya makakausap. Gabi lang pwedeng makausap. Sige, mamayang gabi po mga kalingap, kahit nasa bahay ako, subukan natin kausapin yung amo para sa ganun malaman po natin yung pwedeng gawin yung sa asawa ni Ate Giselle. Kasi ang hirap po talaga sa magpartner na magkahiwalay. Kumbaga unang-una, hindi buo yung tiwala. Di ba Ate Giselle, ano? Minsan ba nag-iisip ka din? Hindi naman. Hindi naman. May tiwala ka naman sa mister mo? Tiwala po ako sa kanya. Kung kaya niya po mag-test. Yun. So si Ate Giselle kakatuwa naman kasi buo daw yung tiwala niya sa mister niya. Kasi sabi niya, mabait nga naman daw yun. So yun, tiwala lang talaga. Pero mas maganda sana kung magkasama sila dito na magtatrabaho. Ako din yung tiwala sa'yo. So yun, Ate Giselle, ganoon na lang po yung gagawin natin, ano? Sige
salamat. Ibibigay ko sa inyo yung ano, ibibigyan ko kayo ng pangbayad niyo doon. Ha? Sige pa. Okay. Kahit bukas mo na bayaran na, no? Pagpa-check up ni James, diretso na kayo. Ha? Sige, tara sa labas. Iwanan niyo na muna yan dyan. At medyo, ano, mainit pa. Tara po mga kalingap, dito tayo sa, ano, sa baba. Kamusta pala atin sila yung pagtulog niyo dito? Okay naman? Okay naman, hindi naman kayo wala naman problema? Sabi kayo kapag may problema, ha? Para ano, para kung may problema, edi magawa natin ng solusyon, ano? Ate Giselle. O sige, maggagala daw itong maginay. Pupunta daw sila dyan sa... Pupunta mo kayo doon sa Baywalk? O sige, punta na kayo ni James. Bye-bye, James! James, bye-bye! Bye-bye! O, bye-bye na sa camera. Dali, bye-bye na. Bye-bye! Anything. So, yun mga kalingap. Hanggang dito na lang siguro yung vlog natin for today dito kala Ate Giselle. At bukas, babayaran nila kung ano man yung problema para po tapos na yun. At wala na silang reason pa na pag-awayan yung kanyang mister. Kasi si Ate Giselle po ay nalulungkot siguro kasi magkalayo na nga, nag-aaway pa sila. Yun lang po mga kalingap, salamat sa suporta niyo dito kala Ate Giselle. Maraming salamat po sa mga nagpaabot ng tulong at nakalista po lahat ng nagpapaabot ng tulong. At banggitin ko po yung mga nais mong pabanggit. Siguro bukas, mag-live tayo. Maraming salamat po sa supporta niyo Marcos TV Channel, Commander ni Marcos. Salamat po sa inyo lahat ng viewers namin. God bless!